everyone, welcome back to my channel. This is Crystal, and if you are new here, this channel features different kinds of videos about health, about food, about supplements, yung mga ganyan, healthy lifestyle, healthy recipes, juicing, number one, and then beauty, fitness, so anything na ma-i-share ko sa inyo na alam ko na pwedeng makatulong sa inyo. Share ko sa inyo ngayon ay bakit ko pinatanggal yung aking breast implant. So, meron po talaga akong breast implant. Yung breast implant ko is like siguro magna 9 years na siya. So, papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung itsura niya. Ito siya. Ayan. Kung makikita nyo, this is a silicone mentor gel na 375cc yung size niya. Isa na lang siya kasi, yung isa, nag-rupture siya. So, pumutok na siya sa loob without me knowing it. Pero, hindi mo kasi siya mararamdaman eh. So, yun. So, ang story naman, medyo mahaba yung video. So, eto, ang story ng ano, nagpalagay ako ng implant when I was 24 years old. Dalawa na yung baby ko noon. So, parang sa akin, best decision siya kasi parang wala na akong plan mag-anak that time. Which is, wala na talaga akong plan mag-anak. So, after that, kaya ko siya pinalagay. Meron naman akong breast tissue. Siguro, I was a cup B. And then, nag-breastfeed ako. And then, ang nangyari kasi sa akin nung nag-pregnant ako, lumaki ako. So, nag-stretch. Nag-stretch siya dahil nagka-milk and then nagka-weight ka. So, ang nangyari, puro stretch mark talaga yung aking boob. So, naisip ko na kung papalagyan ko siya ng implant, talaga syempre, tayo, when we were young, like, marami tayong insecurity. So, syempre, kung wala kang insecurity, eh, good for you, diba? Pero, ako noon, time na yon is that one. Ang pangit talaga nung tingin ko sa breast ko that time na parang yung time na yun, fresh pa yung stretch. Diba, pagka yung stretch mark fresh pa, parang red pa siya. So, kita-kita mo whenever maghuhubad ka. And then, after that, so, nagpalagay ako, I was expecting na sabi naman ng doctor ko, hindi siya mawawala, pero malalessen yung visibility ng stretch mark. So, sabi ko, okay, go, ganyan, pag-iipunan ko, kasi hindi pa naman ako okay that time. So, talagang pinag-ipunan ko siya dahil gusto ko siyang gawin. So, eventually, after ilang months yan, so, nag-consult ako sa kanya, sabi ko, ayoko na masyadong malaki kasi ang weird. Parang, baka hindi bagay sa akin or something. And then, sabi niya, kasi daw, kung magpapalagay ako, is, kung konti lang yung i-upsize ko, bakit pa ako nagpalagay? Yun ang sinabi niya sa akin. So, ang ginawa niya, ito yung bagay sa body frame mo. So, I ended up with this big. Yes. So, may breast tissue ako plus this one. So, malaki siya tignan talaga. So, after that, nagpalagay na ako. So, after kong magpalagay, sakit siya, masakit. Ang recovery niya is mahirap talaga. You can't drive, you can't work, ganyan. So, after that, nag-gain ako ng agad ng mga 15 pounds. Which is, ang inisip ko naman is, siguro naman magapa and all. Well, this is definitely not 15 pounds. Siguro mga 2 lang po ganyan. So, na-inflamed na agad yung katawan ko. So, okay naman. At first, then recovery, and then, and all. Then, after a year, nakaka-marathon pa ako. And then, I started developing different kinds of allergies na dati hindi naman. So, pag kumain ka ng shrimp or bagoong, ganyan, agad-agad magre-react na yung katawan ko. Which is, iinom ako ng anti-histamine.
Pero hindi ko talaga siya inisip na from my implants. Kasi parang isip ko, 1 year, wala. Wala talaga. Kasi pag ikaw nagpa-implant ka, when you talk to your doctor, sasabihin sila sa'yo, there will be no problem, kahit ano yan, 25 years, ganyan. So ako naman, hindi ako nag-alala, ganyan. So feeling ko lang talaga, siguro allergies develop after 25 years old or something, ganyan. Lagi ko siyang hinanap ng dahilan. And then, after that, na-realize ko, lagi nang dry yung skin ko. Kahit parang mag-lotion na mag-lotion, extra dry siya sa dry. Parang ganun. So, effect din pala siya ng breast implant ko. So, ito yung mga symptoms. Sasabihin ko lang sa inyo yung mga naramdaman ko. For the first 5 years, 6, okay lang. I mean, magigain ako, magpapayat ako, magigain ako, papayat ako. Pero hindi ko talaga ma-maintain na magpayat lang ako kasi parang laging feeling ko namamagay yung mukha ko, namamagay yung arms ko, yan. So dito ko, lahat namamaga. So, feeling ko naman, wala, mataba ka talaga, ganyan. So, parang, the moment lang napapayat ako is if hindi ako kakain. Like, water fasting or juice fasting, no solid food talaga, yan. Talagang parang yung inflammation ko, mawawala siya, papayat ako, ganyan. Pero grabe ako mag-exercise dati. So, tumatakbo ako ng 10K a day. So, di ba, nakakapagtaka. Bakit ganun, di ba? Parang walang masyadong changes, walang masyadong, I don't know, parang pagod na pagod ka, tapos parang yun na yun. Yun na yung result mo. So, yung mga, nitong last 3 months, I started YouTube last year, and then okay pa naman. Pero, meron ako nararamdaman ng mga, business ko kasi is juicing. So, nung mga first 3 years of juicing, ako lahat yan. Ako nag-deliver, ako gumagawa, ako lahat nagbubuhat. So, nagkaroon ako ng lower back pain. So, pag nag-juice ako, usually 6-8 hours nakatayo ako. So, iniisip ko naman, sa juicing ko yon. Kasi, dahil pagod and lagi ka nakastand, diba? So, parang nagka-skolyo ko that time. So, yung skolyo ko parang mas lumala, ganyan. So, dahil nagbubuhat talaga ako ng super big at mga body talaga ng juice. So, yon. Hindi ko inisip na sa implants din siya. So, isa yun sa symptoms na naramdaman ko. And then, eventually, nung mga last quarter last year, nung nagbablog-vlog na ako, okay pa naman. And then, madalas na ako magkaroon ng neck pain. So, yung neck pain ko is, hindi naman ako namali ng higa. Hindi naman siya stiff neck. Parang kahit ipamassage ko siya, talaga nandun lang siya for like 1 week, tapos mawawala. Tapos, again, uulit. Na hindi naman. Same lang naman yung hanggang sa bumili pa ako ng una na Tempur para dito sa, ano ko, support, di ba? Pero ganun pa rin. And then, ito yung mga, ano ko, yung mga nangyari sa akin. And then, nagka-rashes ako all over before kasi nag-juice ako everyday, di ba? So, kahit paano, siguro yung immune system ko is mas malakas siya. So, yung mga symptoms ko is hindi siya sabay-sabay or hindi siya sobrang OA. Kasi yung iba, pagka nagpunta ako sa Facebook ng group namin na sana ma-visit mo kung kailangan mo, is the breast implant illness healing by Nicole. Ilalagay ko rin sa Iram yung link niya. So, marami talagang yung symptoms, halos lahat meron sila. So, yung symptoms kasi marami yan. So, ililink ko sa inyo yung post ko sa IG. Una kong pinost sa IG. So, nandun yung symptoms ng mga may breast implant illness. Because hindi pa naman siya naano ng doktor eh. Parang hindi pa siya nare-recognize na may ganung illness. So, nung time na nagpunta rin ako sa doktor ko, no, you're fine, sabi niya. Tapos parang pindress niya. And then sabi niya, hindi, okay, hindi naman ruptured, ganyan-ganyan. So, nung binuksan niya,
nung sabi ko, oh, it's okay, doc, gusto ko na talaga siyang tanggalin. Sabi ko sa kanya. Tapos, nung binuksan niya, nagulat siya na ruptured na pala yung isa. And then, nung time na i-ooperahan ako, meron na akong anesthesiologist. Lahat na ng itusok niya sa akin na gamot, nagre-react ako na sobrang pula ko daw. Well, I was sleeping, and then lahat nagre-react. And for some reason daw, nung natanggal na yung silicone, nawala lahat nung pamumula ko. Eh, di ba? Parang simple lang naman yun. So, pero may iba kasing doctor na, syempre, kung plastic surgeon ka, hindi mo matatanggap. Basta yun, kasi yun yung pinagkakitaan mo. So, after that, nung nag-ano na ako, mga last, nagpa-sked na ako ng April 26 because nakasked kami mag-Japan ng mga anak ko, ng family ko, ng mga April 2 or something like that. Pero that time, grabe na yung ano ko, guys. Yung isa ko pang symptoms is, nagpa-palpitate ako. Sobrang palpitations ko na kahit hindi ako magkape, nagpa-palpitate ako 24/7. As in, yung naririnig ko yung kabog ng dibdib ko, which is not normal, diba? Kasi isipin ko, baka sa kape lang to. Nung una, parang yung mga simple palpitation lang, inisip ko naman, ah, sa kape lang yan. Hindi na ako magkakape, kaya hindi ako nagkape for ilang years. Yan. Tapos, after that, nitong huli na, mga last 3 months, everyday ako nagpa-palpitate. Everyday ako nagra-rashes. Yung rashes ko all over my breast talaga. So, pulang-pula dito lahat. Dito. Ito yung skin ko, nagbabalat lahat. Tapos, parang magde-develop na ako ng skin problem that time. Siguro kung hindi ako maalaga sa skin, lalo na, it helps na I juice every day, I drink 1 liter of green juice every day, plus, nagdi-drip ako, and then, facials, ganyan, sa velo. So, yun. And then, after a while, siguro yung mga, hindi na ako paghintay, as in mga last, siguro mga last 5 days, parang yung katawan ko, sinasabi niya, huy, there's ano, parang emergency na to, kailangan mo nang alisin. So, sabi ko, gusto ko mapaaga yung date nung, ano ko, nung surgery ko, ganyan. So, pero hindi namin nagawa ng paraan. But then, nung nagpunta ako sa Japan, mayroon akong ganun pakiramdam. Madali akong mapagod, brain fog, fatigue, rashes, palpitations, backache, neck pain, yung mga symptoms ko, and then food intolerance, alcohol intolerance. Pasa nag-alcohol ako, uminom ako, definitely, super rashes ako. And then, allergic ako sa lahat ng, hindi ko na alam kung saan, basta kahit ano kainin ko na nag-rashes ako. Sa temperature, ang dali ko ma-allergy. So, ano pa ba? Madalas ako magkaroon ng tonsillitis. So, nung time na huli na, nagkaroon ako ng last tonsillitis. So, hindi ko na, yung worst, sabi nila, hindi namamaga yung tonsil ko. Namamaga is the vocal sa gilid. And then, nagsasara siya. So, hindi ako makalunok. So, part din pala yun, na nag-i-inflame na yung body ko. Nagre-react na siya sa silicone. So, hindi ko naman na-relate pa rin. Pero, noon ko na-realize, nung nakita ko yung page ng mga may breast implant, na pare-pareho kami nang nararamdaman. So, totoo. I mean, hindi naman pwedeng, di ba? Yung member noon is over 80,000 women. Old, young, from 20-something to 60-something, ganyan. So, doon ko na-connect lahat ng dots na ang nagko-cause lahat ng nararamdaman ko na parang kahit anong inom ko ng healthy, kahit anong take on supplements, bakit hindi ako ma-detox? Hindi ako ma-detox ng todo. Hindi ko maalis yung rashes ko. Hindi ko, ayun yun. Tapos parang nadadagdagan pa. Tapos hindi ako makatulog ng maayos. Yung kati ko, iba na, parang hindi ko na kaya. Alam niyo yung mainit na makate, na hindi ka makakatulog hanggang mag-antihistamine. So, kailangan ko na ng higher dose ng antihistamine. So, doon ko na-realize na ganun.
physically, nagustuhan ko naman yung implants ko for the first like 3 years, ganyan, okay naman siya. Pero, and then I realized, kasi ako, ayoko kasi magmukhang malaking tao. Gusto ko parang slim, ganyan. So, then I realized, kahit anong payat ko, hindi ako nagmukhang payat because of my implants. Kasi mata siya. So, hindi siya totally nagmukhang payat. So, yung mga damit ko noon, hindi ko na masuot. Hindi ako makapagsuot ng ganito, tulad ng suot ko ngayon. So, parang, ayan na po siya. Ayan na yung aking natural, original boobies. So, and then, parang limited lang yung pwede ko isuot kasi nahihiya naman ako pag sobrang cleavage naman yung lalabas ako. Tapos biglang dito, parang lahat ng tao nakatingin na lang dito sa ganito. So, hindi rin ako mapagdamit ng ganon. So, and then, naiinis na ako kasi parang maluwag dito, tapos ang sikip dito, hindi ko masara. Tapos, parang lahat ng damit may problema, alam mo yun? Parang hindi mo magawa, hindi mo magawa yung gusto mong fashion. Tapos, okay naman siya. And then, after a while, parang inisip ko, parang ito yung problem ko eh. Kasi parang, kaya hindi magkasya. Small kasi yung size ko. Pero pagdating dito, kailangan siya medium. Eh, pwede ba yun, di ba? Dapat kung small lahat, di ba? Kasi pagka naman medium kinuha ko, asip dito, sakto dito, ang luwag naman dito, ang luwag sa ganito. So, yun yung mga sa physically naman. Pero, which is, okay lang na, parang sa akin, sana makapagsuot din ako ng mga ganyan, yung mga tipong pang celebrity na ganito, yung parang, diba, pag summer, parang uso yung mga ganyan, crop top, yung mga low cleavage. Pagka ganito kasi, at hindi malaking-malaki yung boobs mo, hindi masagwa, imagine mo naman kung nandito to, diba? Eh, di parang nakaluha na lahat, diba? At hindi ako kakalabas dahil lagot ako sa boyfriend ko. O tapos, de yun, hanggang sinuport naman ako ng family ko, sinuport ako ng boyfriend ko, and then we go, nag-surgery na kami. So, yun nga, yun na surgery, sinabi ko kanina. And then, after ko magising from the surgery, I was so energized. Alam mo yung para akong hindi inoperahan. Parang, ang dal ko. Oh, asan si Doc? Parang, ano, ganyan. Chika ko ng chika doon sa nurse. Tapos sabi sa akin ng anesthesiologist ko, oh, parang hindi ka inoperahan na. Parang, alam mo yun, parang bumalik yung energy na, kasi nung huli, hindi na ako nakakapag-workout dahil sobrang natatamad na ako. Tapos parang feeling ko, ang sakit. Sumasakit siya. Merong mga shooting pains eh. So, parang may time na bigla siya, kikirot na ganyan. So, afternoon, parang sabi ko, oo nga, no, parang di ako inopera. Actually, mas less yung pain nung inalis siya kaysa nung kinabit siya. And then, less yung days na nagre-recover ako. Wait lang ah, inom lang ako. Ito yung immunity shot ko. I drink this every day to help me heal and detoxify yung mga heavy metals and all. Tapos, ito pala, and then na-research ko na ang silicone ay made up of like 50 kinds of chemicals na pwede mag-cause ng cancer sa'yo. So, hindi totoo na, kasi pag tinanong mo, Doc, baka magka-cancer ako, sasabihin sa'yo hindi, syempre. So, you will be fine after 25 years, pwede mong palitan if you want, kung nagsagna and all. Pero, hindi po siya totoo. In my experience, this is not to say na wag kayo kung gusto niyo, kung may plan kayo magkato, is this is just awareness lang ng tao na sa experience ko at ng marami pang girls na nasa member ng aming page na ito yung nangyari sa amin. Pare-pareho kami. Parang naging premature aging ako. As in, after kong maoperahan, after a day, nag-clear yung eyes ko. Tapos, kung mapansin nyo, yung skin ko nag-iba.
Para akong ano dati, parang super dry. Nawala yung super dry. Dry siya, pero tas parang eventually nag-i-improve na siya. So parang sabi sa akin ng mga nakita sa akin is parang may nagbago sa iyo, para kang bumata, anong ginawa mo, ganyan ganyan. So I guess isang symptoms din ng or isang problema rin sa breast implant is premature aging. Pag nakita niyo yung mga before and after ng mga kasama ko sa page namin, makikita niyo one day difference is really amazing. Parang yung body mo sobrang amazing na parang ay nakahinga ako, 'di ba? And then after ko na-realize ko sa iba ko yung ano videos na sinasabi sa akin na Miss Crystal, bakit ganyan ka magsalita? Parang kang hinihingal. Symptoms din pa rin yun. So sabi ko naman toon na mabilis lang po lang talaga ako magsalita, kaya siguro mukha akong hinihingal or kaka-workout ko lang, pero hindi pala talaga. So yun lang. Thank you guys for watching it. I'll see you again and I'll put all the links below to my IG kung saan makikita niyo yung difference before and after the explant. So bye guys! Thank you for watching and please, please share nyo to para baka meron ko yung mga friends na kailangan malaman. So, yun lang! Thank you! See you again in my next video! Bye!